Broadcasters, tumataas na ang tiwala sa RRQ at ang nakakalungkot lang, bumaba ang tiwala nila sa Onyx Indo, no? After mangyari yun. Pero same bands, this time around, the RRQ, re-respetuin nila ang 1-1 ni Chico. Guys, ayan, this is, I think, the first time na 1-1 na ban. And siguro yun yung reason, no? Kaya napatalon kanina halos si Chico. Oo. Nung nakita niya yung ano, nakuha niya yung 1-1 niya, hindi nga kadaing makuha niya. Oo nga, pero wala eh. Na, wala talaga. Isa pa nga sa mga unang napatay. Exactly. Yeah, there you go. Kakasabi lang. Pakito with the Matilda. Naku po. It's a repeat. It's a repeat. Basically, it's a repeat. Pero tama yung sinabi mo kanina, they need at least one game loss. Mm. Kasi sa totoo lang, naka-apekto din yun sa mga teams, sa ibang teams sa sa M3 ngayon. Mm. Especially against teams like the Philippines, Onyx, and Blacklist. Because kahit sabihin mong napaghandaan mo, sabihin natin napaghandaan nila yung RRQ, yung Onyx Indonesia, BTK, fighting against a team that has no loss, nasa ano mo, sa subconscious mo, may konting takot eh. Oh, meron talagang konting takot. And feeling ko, one of the things that Todak could do na talaga makakatulong sa lahat ng teams dito sa liga, pag natalo nila yung RRQ, parang weakness finder. Kumbaga, kasi kung undefeated, ibig sabihin yung sunod na team pa yung susubok mahanap kung paano babutasan ng RRQ. And on the other hand, pag nabigyan ng Todak ng talo ng RRQ, pwedeng gamitin yun ng ibang teams. Pwede lang yung medyo gayahin or medyo gawan ng konting modifications itong lineup na gagawin ng Todak. Then maybe that's what they can do, diba? They can study how RRQ is drafting. Uh-huh. So, again, it's a, para sa ating mga Pinoy, isang malaking ano, isang malaking blessing kung magkaroon ng talo dito yung RRQ dito. Definitely. Kahit hindi series loss, kahit game loss. Kahit game loss lang, Todak, nasa inyo ngayon ang bola, pusong bola, Pilipino. Man. Pusuan nyo na lang dahil bibigyan ba natin ng citizenship to, guys? Todak, kasi kailangan talaga natin malaman eh kung ano ang kahinaan ng RRQ. But this time around, a little bit different on the draft, RRQ, they're going to secure that Aldos na hindi natin nakita games 1 and 2. Hindi ko sure yung feeling ko dito sa Aldos kasi puro suntok, para suntok na naman tayo dito. Dalawang punchers. Dalawang big time knockout punchers. Pero, pwede naman eh. It can work. Definitely going to be swappable pa rin, no? Oo. Pwede pero rin si Albert, dyan. Albert pa rin talagang magaling dito, magpakito. I mean, let's not kid ourselves. Talagang si Albert talaga yung magdadala nitong game na to. Oo. Again, your unless we go to a point na hindi na kayang lumapit ng Aldous, which is never nang mangyayari, I think. Nang pakito rather, di ba? And interestingly enough, sa last rotation natin of bands, natanggal ang tatlo sa mga marksman na talagang sikat na sikat ngayon. Beatrix na lang ang natira sa apat na sikat na marksman. Dinamay na nga rin si Yisun Chin, parang naging collateral damage sa mga bands. And now Angela will be secured once again for RRQ. This is another Angela composition by the Indonesian squad. It's interesting kasi you don't need to ban the Brody. Pero binan mo pa rin kasi alam mo, i-pick nung kalaban mo. It very rarely deserves a ban in any meta, in any country's meta. It's weird that RRQ is respecting a lot because of the Brody. So, tingnan natin ha, kasi may dami ding po. Again, Beatrix is also a pretty good choice. Mm-hmm. Although, kailangan mo na medyo magandang frontline doon. True. To make it work. And wala pa sila masyadong frontline, no? The only frontline that they have is the Esmeralda. In which case, kailangan pa nila na madadagdag na isa. Kumbaga, isa pang pampil sana. The Hylos is still open, honestly. Hylos, Johid, Beatrix. Kailangan nyo yung Beatrix, I think. Uy, Kari! Oy, Estes! Okay. The debut of Kari in M3 na nasa kamay ni Chico, guys. I don't know, man. I don't feel good about this, Gary. Maybe this is the desperation pick. Sana I'm proven wrong. Pero hindi ko sabog ang Gary sa pakito kasi. Oh, no. Ako po. What? What? So it is a Gold Lane Aldous. Gold Lane Aldous, XP Pakito. That's a lot of melee jungling, damage. Jungling, that's a lot of melee damage. Sobrang, ala, sobrang inanan ng, ano to, sobrang kinodobigay na ng RRQ na wala kayong mababasa dito.
good luck magbasa sa lineup na to. Hindi nyo makita. Oh my God. I am still worried a little bit, no? There's not a lot of sieging potential. Wala nga. Aldous lang. Pero kailangan nila makalamang. In short, long game to. Oh, in long game. Short, long game to. Pang matagalan na bakbakan to. Long, eh. Oh. Ikaw ang hari ng timers dito sa atin, Rockheart. Anong oras pwede nating expect na magiging online ang late game lineup ni RRQ Oshi? Minimum 18 minutes, in 8 minutes, maximum 21. Kasi I feel like yun yung kailangan yung break points para sa isang Link. I think Link can go on maybe 14 to 15 minutes. Pero I think the Aldous will need to, grabe, antinding farming kailangan ng Aldous para malagpasan yung pressure na pwede ding mabigay naman ng carry sa early game. Nako, carry na naka-killing spree emblem. First debut, labas na labas sa M3 ngayon. Let's see kung paano nga bagagana ang carry. Narinig ko na rin ang carry. Ang daming nagtatanong actually sa social media din, bakit hindi napipick si carry? Dito ayan natin na malalaman. Tignan natin. Bakit kaya hindi pinipick ng mga pro player yung carry? Oo. No? Pero ito, tama kayong early game, medyo nabubugbog pala si Shin. Yeah. Kasi kahit sabihin mong medyo short range na marksman si carry, tama. Oh, mid-range siya, mid-range. Short mid-range. Range siya marksman. Oh. Range pa rin. Range pa rin, pero hindi gano'ng kahaba. Hindi lang gano'ng kalayo yung ano yung reach niya. Pero okay pa rin. It's still gonna do some good damage. Hindi siya basta-basta lang matitakedown ng isa-dalawang suntok. Pero yun nga, pag mabot tayo sa punto na masakit na yung contract soul steal ni Aldous, eh doon na tayo magkakatalo. Pero again, if you can keep the Aldous away, kung pwede kang gumawa ng distansya, maganda ang pwedeng, madaming pwedeng gawin ng carry sa game na to. Yes. But let's see kung makakapag-reset ba dito si Chico, guys. Ang kanyang choice of battle spell ay Flicker. Ibig sabihin, anytime na tumama ang contract chase fate, tatama pa rin na knock-up and possible yep. Even the stun. And now Shin, medyo mapupoke lang naman. What worries me the most is parang medyo kulang sa damage ang carry in at least in this lineup na may Angel lang nakasakay kay Shin. Yeah, medyo may hirapan kayong i-take down yung naka-shield actually. Oh no, it's a 2v1 in Momo. Half HP lang naman. Turtle is already up at may control lang RRQ over that area. Yeah, isa pang magandang reason para sa Angela pick. Multiple din yung pwede mong Heart guard. Tawag doon? Heart guard. The heart guard. Hindi, yung Tagalog term, yung sapian, yun. Sapian. Kandungan. Madami patungan. Kang pwedeng kandungan, patungan, sapian. Dito sa sa lineup ng RQ, pwedeng pag nagwala tong si pag nagwala si R7, pwede. Pag si Albert, pwede. Especially the Aldous, needs a lot of safety, needs a lot of shields. Kailangan din niya na pang slow. So maganda yung Angela pick dito sa lineup nito. Tsaka yung movement speed na binibigay ng Love Waves, R7, parang uy, grabe yun. Bumabob and weave. Bob and weave. Dalawa pala kayo. Oh, dalawa kayo dyan. Akala nyo, kaya ko rin ang ginagawa ni Albert. Sabi ni R7, grabe no, yung pakito, napaka-importanting pick pala yun para sa RRQ. Ito, something that we learned from this one is that there are multiple players in RRQ Oshi that could play this pakito in a high level. Tatlo. Tatlo pwede magpakita sa kanila. Napakatinding team talaga na itong RRQ Oshi. And that's why I think in the future, pakito is gonna be a priority ban here for this league. Kailangan talagang respetuin ang pakito pag RRQ ang kalaban mo. Imaginein mo, Pilipinong hero sa Indonesian na team. Wala. Eh. Malala. MLBB malala. Ano pa nga ba? Ang lakas ng mga Pilipino hero. Tapos, sa Indonesia mo pa binigay. Pero paano, may Indonesian bang hero? Ah, hindi ko alam. Okay, Pilipinas 1, Indonesia 0. Hindi ko sure, gusto ko i-double check yan mamaya. Double check natin yan mamaya. Interesting, Mr. Interesting, Robby. No? Indonesia is such a big region. Kailangan may hero din sila, no? Malalaman natin yan Gatot? Soon. Si Gatot? Alam ko Myanmar si Gatot, di ba? Myanmar ata si Gatot. But here comes Vin. Medyo mas slow siya. Lots of damage coming in from this carry. At mukhang mapapa-flicker siya palayo. Si Moon. Oy, kunwari na lang, hindi namin nakitang nagilid ka doon. Ano yan? Wala nang nakita guys, di ba? Wala. Nice rotation coming in from Moon. Tayo lang naman dito. So, okay dito ang ginagawa ng RRQ Hoshi. They don't need to be super ahead as long as they are surviving, as long as yung Tore nakatayo pa rin at hindi sila namibigay ng kills or ng deaths. Oo. Lamang sila. Actually, no, ngayon na nabanggit mo, dapat hindi na naman pantay yung gold score. Diba? Lancelot,
yung mga ganyang hero, Diyos ko. Dapat hindi sila lamang. Dapat lamang sila ngayon. Dapat talaga. Pero ito pa, si 4 Maze, half HP, Contract Chase Fate, Tempest of Blades, binatunahan na ng dalawang ultimate at bumagsak sa kamay ni Ling. Si Clay na daw ang sunod, nakagante ang kapitan, si Momo na nagalit na may sticker pa ng Todak. Umalis na. It's a 1-for-1 trade. Ay, baba. And it's Ubi time in bot lane. May heals na nagaganap pero si Chico, guys, makakapag-shield, makakapag-heal. Ayaw nila mag-turn kay Yumps. Hindi tatama ang love waves at buhay si Chico, guys. Oy, pupush pa yan. Hindi pa sila tapos. Pwede pa lumaban. Again, waiting for the cooldowns. R7 also waiting for an opening. Umaamba na yung knockout, knockout stance. Ay, hindi, yung champion. Yeah, champion stance. Stance. Grabe. Ayan. Albert, mabibigyan yes! na kanyang fifth death. Divided by 5 na po ang kanyang napakatabang KDA after that death. Good job, Todak. Pero kailangan nilang ma-secure ang turtle na to. Oy, 1K gold lead para sa Todak. Parang napanood na natin to eh. Parang napanood na natin. Pero hindi, yun yung tamang estado ng gold dapat ngayon. Oh, yun dapat yung... Sa lineup nila. Dapat ka kanina pa eh. Dapat lamang pa sila mas lalo. And now they're trying to pressure the gold lane here. Actually, no, the XP lane at makukuha na nga nila ang turret. Yep. R7, nanap. Nice knockout. Pero here comes the blessing of the moon goddess. Clay, sabi niya, tara, OG, guiding wind, papunta here dito. Here comes the Albert. Wala pa naman Tempest of Blades, pero here comes the slow from the Estes. Focus, fire muna kay Chico, guys. Pero buhay pa naman. May wind of nature na siya, pero babagsak din eventually. 4 people down bot side. Grabe ang pressure ni RRQ Hoshi sa gold lane. Sarap panoodin niya, no? Ni Albert Magnin. Kaya nga. Parang masterclass. Ay, wait lang ha, baka nangyayari yun. Natusok ni 4 Maze ang idol Aldous. And now, 3-3 ang ating kill score. Lamang pa rin ang 1K ang Todak. Maganda, sir. Hindi yata papayag yan. Di pwede. Ito yung tipo na alam nila na dapat lamang sila. Sinusubukan pa rin naman nila. 1.1K ang ating gold lead. Wait lang. Masyado atang kinabahan si Kuya. Tingin ko din eh. And again, that's bad sa... Oh! Why? Yan na, sabog. Yun talaga eh. I mean, yun yung sinabi ko kanina. Like, sabog talaga ang isang carry sa Barito. Pero wala eh. You don't have really much vision dahil yung busy-busy yung mga tropa mo sa mid. Oo nga eh. Nakakalungkot. Si Chico, guys, pa yung na-solo kill. And usually, don't want to see solo kills. Tempest of Blades for the reset. Phantom Execution. Isa lang ang tinamaan. Contract Chase Fate. Hindi pa naman dumadating. Kinancel na niya ata. Look at the damage coming in from Moon. Nag-ahabol ang Lilia. Nice low on R7. R7, nag-ahanap ng reset. Wala na siyang mahanap dahil merong killing spree na mapupunta sa Lancelot. And now, RRQ. Makaka-reset yan, naman sila after that death. Tama yan. Kunin niyo yung purple buff ni Albert para mas maganda, mas magaan ang buhay nyo. Oh. Pigilan nyo yung mobility ng Ling and you are gonna be in a good position here. Pero tignan natin ang Retri Wars. Si Albert ang nakakuha. Well, it is Ling on Perch. Finch boys. So. Grabe yun. Wala ka talaga. Retrian Lords? Retri Gods! Retri Gods si Albert. For Maze, ang maganda dito, kahit nag-retri si Albert, ibig sabihin nito, wala na siyang retri para sa turtle. Yeah, good that's trade. A 100% turtle. Blue team has so far, the turtle. I think that is a good sign here para sa Todak. And, well, if you're Albert, kailangan mo din yung purple buff, so you want to go for that. Diyos ko naman, hindi pinagbigyan si Chico, guys. Ayaw pagpahingahin. Here comes the blessing of the moon goddess. Nakakahit na carry's doing it. Si Albert, buhay pa. Access on the backline by the Tempest of Blades. May movement speed pang kasama. Finch boys na lang palayo. Blessing of the Moon Goddess comes in clutch from Yums. Yep, good positioning here for the rest of Todak. Naglalaro sila sa mga masisikip na corridor. Tapos may healing ng Estes. Oo. Oh. And bukod pa doon, no, nakakabili talaga ng oras. Muntikan na naman makakill ang Lancelot doon. But right now, parang medyo nakakabawi na... Nahihirapan si Albert? May nakakapush sila sa third sa jungle ni Albert. My God! Umi-invade kuya mo si Chico, guys. Siyempre, meron sila push sa bot lane. R7 all alone. That's a 2v1. So, medyo kahit masakit yung bawas ng Pakito, kung 2v1, hindi siya basta-basta ang makakalaban. Oh, respect lang muna. Hindi respect, na siya lalabas. Respect. Pero nag-sticker sila, Yams. Alam nilang nandun siya. Pero ayan na, Chico, guys, matatry burst pero mahihil naman ang blessing of the moon goddess. 4 Maze, papasok sa backline at carry. Mapapabagsak
si Idol Paquito Tepes of Blades is here. Hindi niya mahahabol ang isa. At mukha si Albert ang maaambahan. Finch Poise palayo. Nakapag-push pa nga si Chico, guys. Yep, nagpapanik ng dahan-dahan itong RQ Hoshi. Pero hindi naman like sobrang lala yung punishment na nakuha nila. They're able to get some farm, at least nakapag-farm ni si Shin. Oo. Sa Aljus. Pero again, you're gonna have a hard time stopping the push dito sa gitna. Oo. And this is actually might just be the first inhibitor turret na masesecure ng Todak if ever. And in fact, 10 minutes, 3K gold lead ang Todak, the highest gold lead na nakuha nila against RRQ Hoshi at this point of the game. That is true. Nako, may chance. Oh my gosh, I think there's a good chance. Again, we still have timers. Ha? Meron pa rin limitasyon ang Todak dito. Kailangan nyo matapos yung mga object. Kailangan nyo makakuha ng objectives. Kailangan nyo ma-push. You need to end the game soon or else makakabawi ang RRQ Hoshi. Inevitable, man. Parang malatanos lang. Inevitable na makabawi ang RRQ Hoshi dito if Todak doesn't finish soon. Na late game loads kasi si RRQ eh. Oh, late game yan. Late may, game Dongchi. May Aldous, may Albert. May Aldous, may Lin. Grabe naman. Ule. Sobrang lakas na kasi ni Albert. Masasabi mo nang may Albert na kahit late game loads coming in clutch. Oh, kumukha niya si Lin eh. Oo nga eh. Hindi mo naman differentiate. Parehas pogi. Parehas poging bogi. Alam mo naman, pag Ling main ka, pogi ka. Kaya kadalasan yung mga magkaduo, mga Angela at saka mga Ling. Tapos mga Angela at saka mga Roger. Mga pogi heroes yan. Ngayon, Man of Execution, pasok si 4 Maze. Yun, at nakuha. Yes, they are able to secure that. Again, lima nandito sa Lord. Guys, yung top lane nyo, nabibigay kayo ng stocks dun sa Aldous. True ba to? Lord ba masesecure ng Todak? Sino makakapag-secure ng Lord? Masesecure ng Lancelot? Makakapag-reset with the blessing of the Moon Goddess dies! Path of execution! Hinahanap na si Clay and that's a kill for the Lancelot pero nananapak na ang Aldous. Nice. That's a double kill for the Aldous. Buhay pa ang Paquito. Oh! Nice reason with the knockout but double jump combo! R7, you are insane! Napakalala! Si Sin, they're going in for 4 Maze. The Lancelot, R7, he wants it. Will he get it? Hindi pa naman niya nakuha, pero delayed lang pala. Shutdown goes to R7, and now Sin, hinahanap si Momo, ayaw na daw nila. Enough is enough, Lord na lang muna. Man, R7, the place. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Oh, ang ganda ng ginawa niya. My God, that saved the game for RRQ Hoshi. Lord na, naging uling pa for Todak. What a play from R7. Unbelievable. At ito makikita natin ang replay ng malaking laban na yon. Brought to you by Oppo. Here, tama yung ginawa ng Todak. They really expended everything that Ube has to offer para mag-survive doon. Plus, the takedown ng isa-isa naghiwa-hiwalay yung RRQ. Ang hindi lang nila inasahan, yung pagtiripid ni R7 with a beautiful full combo. Yung knockout punch tapos double jab combo, talagang burst sa burst ang dalawa. Contract chase fate on the backline, instant access from RRQ. Gusto nila si Chico guys, and si Chico guys sinusubukan pa rin mabuhay pero isang sabog na lang pala ang sabi ng Aldous. At tuloy-tuloy, Shin, they're going in. One more nice guiding win para makalayo. And now RRQ Hoshi equalizing, almost equalizing the gold lead. Wala nang 1,000 ang lamang ng Todak. Tingin ko nagulat, hindi nila in-expect na ito pa lang si Shin ang magiging primary carry talaga. Mm. Na it's good, it's a Shin show. It's a Shin show. Shin show. Yeah. Oh, para it's a Shin show, man. Delikado tayo diyan. Hindi ko alam. Malinis. Malinis. Malinis naman eh, bakit ba? Malinis ang RRQ Hoshi. Pero man, it's a Shin show. It's a Shin show. It's true. It's a Shin show. Pero ito na. Phantom Execution palayo, hinaboy ni Albert. Nice kill on the Angela at makakalayo na rin siya. Sin, papasok with the Contract Chase Fate. Nasa pakang isa. Nice Winter Strunchion para madelay pero pagkagising na stun. At masasapak na nga ni R7. Tatlo na ang bagsak sa side ng Todak. Si Momo na lang at si Chico guys ang natitira. Pero buhay naman sila after that trade. Grabe, sabi ng RRQ Oshio, ube this. Mag-ube pa kayo. Parang late ang ube. Late na late. And I think at this point, kinakabahan ako pa kay Chico. Kaya nga eh, parang kailan palalabas ang carry na bumubuhat? Kailan tayo mag-online, Lods? Oo. Kaya today. Malapit na yung late game. Kaya ba today? Nararamdaman ko na yung late game. The late game eh. Pero 16 minutes ha. Sabi ko sa'yo, 16 minutes, if they can do it, maybe they still have a chance. Pero at 20 minutes,
it's the wala na. It's a, almost a sure win for RQ Hoshi. Maybe around 90-95% in my opinion. Tingnan natin kung yung 0.5% by kakagat na yung late game. Miracle sa apin naman. Miracle pero, na yun. Miracle na yun. Masyadong malabo. Ang items natin dito, mukhang full build na ata ang mga key heroes ng RRQ at Todak. Yep, except for the Vin, for Vin and Clay. Pero okay lang yun. Wala namang problema dun. And they're able to really execute well. Sobrang gamit na gamit si Vin dito sa game na to. Like, feel ko tawing kung nag-cooldown yung, ano, yung hard card, as soon as they can find a use for it, tara, they will go for it. Gawa tayo play. Let's up yung hard card eh. Diba? And that's, I think, maganda nga yun kasi kinakapitalize mo yung pagiging aggressive ni Albert. Mm. Diba? And ito na tanga yung parang synchronization ng King of Kings. Ayan o. Gahanap na o. Oh. Naaamoy na daw nila ang upper bracket retained. At si Moon ang hinahanap instant backline access. Nasapak na nga si Chico guys. Nakapag Wind of Nature na rin. Tempest of Blades. Ayaw talagang bigyan ng pahinga. Tatlo agad ang nawala para sa Todak. For Maze and Momo, forced to defend on their own. Lord ata ang gusto ng push. RRQ o oh, push. Ano ba? Tatapusin na ba nila? They wanna go. They wanna take this fight soon. And I think they will be able to get in. Ooh, Circling Eagle. Guiding Wind is available. Pero Moantore muna ang kanilang ifo-focus. That's three. No, one inhibitor down. Will they actually go for the GG push? 8 seconds? 8 seconds on Moon. I think they want to. Yeah, that's okay. They get the gold. Very aggressive play. Here comes Albert with a Tempest of Blades. Pero Phantom Execution palayo. Sinasapak na yung base. Masyadong excited si Kuya Mo Aldous. Guiding Wind palayo. Look at the combo from R7. Biglang nawala si Lilia. Hindi na ata nakapag-ulti. 4 Maze, half HP. Ito na. Lord is up. 16 minutes, Rockhart, sinabi mo. RRQ Hoshi. Tatapusin na kaya nila. This is it, Mansip. Ito na yun. If you gusto mo ng chance, kung ikaw yung Todak, this is it. Kailangan ma-50-50 nyo yung Lord or else, sasagasaan kayo ng RQ. At mukhang hindi na nga sila makalapit sa Lord. Ah, tingnan wala, mo naman. Na lang. Ito na. Wala na. Ang wala na. Party, party. Lodi, pa-picture. Pang story ko lang, pang TikTok ko lang. Oh, yun na yun. Oh my God. My God. Wala na. Pero, again, RQ still has to execute this perfect. Kailangan ma-perfect pa rin nila. Hindi pwedeng magkamali. Hindi pa naman sila immortal eh. So, 6,000 gold lead lang yan. So, pero malabo na to. Good point, good point. 70%. 6,000 gold lead, no? Sinabi mo 6,000 gold lead. Manakita na tayo mga 10,000 gold lead na babaliktad pa rin. Tama. Pero ang problema, parang wala masyadong late game si Todak eh. That's true. Late game nila, Chico guys, single target. Oo nga. Walang, pag nagkumpul-kumpul yung RRQ, good luck. Pumili ka ng target mo. Hindi nga siya makapili ng target kasi si Albert, halimaw, pumapasok sa likod. Tapos may contract chase fate pa. That's right. At ito na nga. They're going in for the inhibitor turret. Phantom Execution defensive na naman ang gamit. Pinasabog na naman si 4 Maze. Pero mabagsak na ang Lancelot. Wala na si 4 Maze. Nice reset with the blessing of the Moon Goddess. Uy, nababaliktad! Nababaliktad! Chico, guys, pumasok, matapang. Matapang na tao. Circling Eagle, tumama. Flicker palayo ang sabi ni Clay. And now, RRQ Hoshi. Sabi nila, gusto na namin tapusin. Pero sabi ni Todak, hindi pa ngayon. Not today. 19 seconds on 4 Maze. Pwede ba kaya silang makapag isang 5v5 at pwede ba nilang makaubihan ang RRQ? Maka. Ito na ba ang ube time? Transmission complete na naman ba? Sabi ng Blacklist. And now, Vin. Pinasok ni Momo. Panakot lang pala. Oh, ito na. 4 Maze going back on the map. Hindi pa rin madali ang magiging buhay dito ng Todak. Pero, makakalabas sila sa base nila. I think that's a bonus. Ang sama mo naman, Rockhart. We're approaching the 20-minute mark, man. 20 minutes. At least nakakalabas sila ng base. Nagtitipihan na lang. Nagtitipihan na lang sila, di ba? Diba? Sige lang. Friends. Friends tayo. Yun ang kanilang sabi. 2 minutes bago lumabas ang sunod na Luminous Lord. That's the third lord of the game. At lamang na lamang ang RRQ Hoshi in terms of, I think, both objectives and goal. Yeah, so sa mundong ito, para sa Todak, kailangan nilang gawin. They have to push out the waves a little bit kahit hindi naman sobrang push. Kahit ma-flow lang nila yung minion waves sa taas at sa baba. And then get ready for the Lord fight. I-50-50 nyo lang. Kasi imposibleng, first of all, medyo mahirap. Hindi naman imposible pero napakahirap mamitas sa mga miyembro ng RQ.
ako. Pumitik na ba ang 5% Moon Black Shoes pabalik? Nice entra galing dito kay Momo. Reset gamit ng heels from the Estes. Oh my God! Oh. Namatay na ang Matilda at si Albert. Magre-reset with the Tempest of Blades pero makakalayo with the Finch Boys. Momo! Teka. Nag-aangas. Teka. Lason. Todak. Ito na ba yun? Todak Max, man. This is Todawax. Grabe. Nice pick up on Clay, no? And, my God. Ang galing. Sabi ko na medyo, hindi imposible, pero mahirap. Ginawa! Kumagat yung 5%. Kumagat ang 5%. It's the 5% magic for Todak. Talagang humihinga pa. Close game na naman tayo. Ito na naman tayo, man. And kung, ang gusto ko dito sa Todak, consistent sila na napapaklose game nila yung mga laban nila sa RRQ. Kaya nga, RRQ pa yan, ha? Ang binansagang King of Kings. Tapos yung Todak na underdog talagang pinapatugo bawat laro. In a close fight. Grabe. Ano kaya ang ibig sabihin nun para sa ibang teams natin, no? Kaya nga eh, feeling ko okay lang kahit hindi sila manalo. May weakness na eh. Nakikita na natin, Moon! Hindi na nakapag-black shoes. Anong nangyari dun? Sumabog. Pakito, man. It's the pakito, Diff. Filipino heroes are very strong. Grabe. And now, RRQ Hoshi. Walang Lilia. It's a 4v5. Keys to victory. Balikan natin. Moon has to step up. At ngayon, namatay siya bago lumabas ang Luminous Lord. Luge ang Todak ngayon sa RRQ. Nag-step down? Step down? Oo. Yeah, wait lang. Saan tayo? Uy, konti na lang. Curious talaga sila eh. Anong nangyayari dito? Oo nga. What is this pansit? Bakit nahihirapan ang King of Kings? Bakit? Akala ko ba King of Kings? Oo nga, parang nalalabanan ng mga... Ano bang magandang fantasy reference dito sa Todak? May Lason. Mga ewan ko, mahirap. Pero di ba, swordfish sila? Swordfish? Swordfish. Kumbaga parang may Lason ba ang swordfish? Hindi, masakit lang. Malakas ng manusok. Oo. Mga Tuwog Lords, Todak. Tuwog Lords. And tama lang kasi Lancelot. Tama lang. Tusok. Oy, alam namin yan. Real recognizes real, diba, Momo. Diba? It's Onyx time. Yeah, it's Onyx time. There Sonic you go. Onyx time. Ay. Feeling ko yun ang daw ang susunod eh. The end is nigh. Three-fourths of the map controlled. RRQ Hoshi. It's the last team fight, man. Sinasabi sa'yo. All inhibitors. Open. 95% win rate. Let's go. Kakagat nga ba ang 5%? Kailan nila ipupull ang trigger dito? Albert, he's gonna go in. Kumukombo na, pero mukhang makaka-reset. R7, low HP. Mukhang base na ata ang gusto nila. Carry with the reset. Aldous, they're gonna go for Blaze. Madi-defend nila. What? Oh my God! Malayo pa! R7! Oh! Minion! What? My God! What? Triple kill para dito kay Chico. Guys, bakit ganun? Guys! Is it the upset? Guys! Please. Teka, guys, 48 seconds, 50 seconds, 45 seconds. Oh my God! The one man defense! Is this it? Is this it? The Venom! Ang Lason ng Todak ay kumagat na sa King of Kings! Walang undefeated! Ano undefeated? Circling Eagle, wala! Albert! Ang unang talo! Oh my God! Ang unang talo ng RRQ Hoshi ay manggagaling sa Todak!